Alright, mga kamukil, magandang hapon. No? So, update na naman tayo mga kamukil sa ating project, no? So, tanggalin yung ano niya mga kamukil, no? Tilgit. Kasi idam na lang. Tanin sir, di naman maminaw istoryahan yun. Mga kamukil, dumating rin yung buhangin namin. So, sunod nito, graba. Yung problema yung hollow blocks. Wala. Alright, yan mga kamukil, no? So, timing, grabe yung ulan mga kamukil at saka hangin, no? Bago pa lang humupa. Napapansin nyo, pasok pa rin yung tubig, oh. So, mabuti na lang mga kamukil, nahabol namin sa pagbubong, no? Yan, hindi nagaano kami nabasa dito. So, dahil sobrang lakas ng hangin mga kamukil dito dumaan, kahit saan lang dumaan yung hangin, kaya pumasok na rin yung tubig, no? So, yan na lang bukas yung tatapusin. Mamaya mga kamukil, update tayo, no? Sa trabaho namin dito. Kung meron tayong mapaabot na dagdag kaalaman sa inyo. Ayan mga kamukilo. Abali, isang bubong na lang yung ilalagay mga kamukilo. Tapos na yan. So, tinigil muna. Kasi, kakabitan pa namin ng side flashing mga kamukilo. Hindi ko kasi natrabaho kanina kasi nagbili pa ako ng mga materialis, no? Nakulang dito. Ayan. So, yan mga kamukilo. Patuloy pa rin yung ulan. Lakas. Right, yan mga kamukilo, patuloy pa rin yung ulan, no? Grabe, lakas. So, hindi namin nabubungan mga kamukilo talagang, wala. Lahat ng gamit dito sa loob, basa. No? Kaya hinabol ko ka na mga kamukilo na mabubungan talaga. Yan. Kung hindi ako namortis ng materialis mga kamukilo, siguro tapos na talaga yan, no? Kanina pa yan natapos. Right, mga kamukil, no? So, magandang hapon sa inyong lahat. Bago natin umpisahan yung update sa Kalyawa Project mga kamukil, gusto ko munang batiin, no, nung belated happy birthday sa anak ko na nag-celebrate pala kahapon ng birthday niya, no. So, pasensya na anak at medyo nakalimutan ko yung pagbati sa iyo kahapon, no. Busy lang kasi si Papa, no. Sobrang busy ni Papa. Ni Papa na birthday, nag-celebrate ka na pala ng birthday mo kahapon, no? So, naway sana maintindihan mo ako anak. Sa ngayon, maliit ka pa. Hindi mo ako maiintindihan, alam ko yun. Pero pag laki mo, maiintindihan mo na kung bakit. Sa panahon na maliit ka pa, medyo may mga ano na makalimutan si Papa, no? So, iniisip ko yung pag laki mo anak na may maiiwan ako sa'yo balang araw, no? So, yan. Maintindihan mo anak paglaki mo. So, I love you at ingat ka lagi. At pagbutihan mo yung pag-aaral mo, no? Lagi nandito lang ako. Aalalay sa iyo lagi. So, happy birthday, no? Belated happy birthday sa iyo. Right? So, update tayo mga kamukil sa ating project dito sa Kalyawa, no? Okay, ito na mga kamukil, no? So, halo, ha? Ay, shout out nga pala kay Ramram, no? Diyan sa Maynila, yung dati namin kasama. Shout out si Ram. Shout out daw, sabi ni Kaloyloy. Yan mga kamukil, oh. So, naghahalo sila mga kamukil. At dahil binuhusan na namin to, itong palibot, no? Na beam. At saka itong cantilever. Dito sa pinakaharap, no? Binuhusan na namin. So, yung trabaho namin dito mga kamukil sa Kalyawa is nasa 50% pa, no? Yung trabaho. Yan, kung napapansin nyo, yan yung mga tropa, no? Buhos dito, tapos na. Yun na lang papunta doon na beam, no? Pero huling, ano na lang yan, huling halo na lang yan, no? Tigil na, relax na.
kasi mag alas 3:40 na, kaya PD no sa huran ngayon, sasahuran natin sila tapos bili tayo ng inumin. Basta magbuhos mga kamuki, laging may inumin yan pagkatapos no, pampapawi pagod no. Pagdating sa bahay relax na kasi chuli na kumbaga. So yan mga kamuki no, yung trupa. And then sa taas mga kamuki, kung napapansin nyo, ayan na yung forma niya no. A-type lang yung gusto ni sir dito na pagka bubong, kaya sinusunod lang natin yung gusto ng may-ari. Yung napapansin nyo mga kamuki, may priming na siya sa o may ceiling joist na tayo no. Naumpisan ko na yung paggawa ng ceiling joist kanina mga kamukil, ito yung tinapos ko, itong pagbububong no, dito sa side na to. And then inuna ko muna tong gutter, side flashing, pagkatapos tinapos sa pagbubong no. And then pagkatanghali 1 PM nagumpisa kami nag ceiling joist no. So in-stop ko na, total tapos naman lang, tapos na siyang malagyan para sa latagan ng hardiplex no. So yung kulang dyan bukas o sa Monday, pagpatuloy natin, i-rebuild na natin yan no? Kunin na natin yung tamang tuwid sa pamamagitan ng paglangay ng hanger brace no? Yan. So sa Monday mapurma na yan. Martes electrical ako dyan, pagkatapos takpan no? At wala pa namang CHB, kaya naisipan kong primingan na lang no? Diretso uunahin ko sa pagkisam yan habang nandyan pa yung mga pamatungan sa taas. Right, ito yung trupa, patuloy sa pagbuhos no? So nasa 50% yung trabaho namin dito mga kamukil. Pag matapos to sa pagbuhos mga kamukil, siguro masasabi ko nasa mga 80% na tayo sa trabaho. Ito, yung mga pusti na yan no? So pag matatapos yan, papunta dito sa pag-slab, mga 80 to 70% na yung trabaho natin. Okay, so ito dito mga kamukil, madali naman lang to kasi cladding no. So by next week, maumpisa na to no. Sa next week mga kamukil, saka Sabado, sa darating na Saturday, siguro purma na to no, palibot mapurma na. Alright, so yan, patuloy sa pagbuhos. Okay Loy, shout out Loy. Yeah. Yan mga kamukil, grabe pag nabata. So dito yung pinakamalaking bubuhusan namin mga kamukil, hindi nakapag-abang na ako ng electrical no. So yan dalawa na yung nandun sa dulo mga kamukil, pinakadulo yun yung supply no, papuntang second floor. And din yan pinakagitna mga kamukil, yan yung supply dito sa pinaka ground floor no, sa baba. And din yung dito sa pinakaharap na orange pipe, ilaw dyan no, sa cantilever pinalagyan ni sir ng isang ilaw. Kaya dito ko ilalagay yung switch sa pinakagilid no, nitong huling ng tindahan niya, para pagdaan pasindihin na lang yan, malalagay yung switch. And din dito sa tindahan maglagay din tayo kung ilang gustong ilaw ni sir no. So saka na natin yung gagawin kapag maislaban na natin dito, sasama na natin sa pag buhos yung mga details ng ano dyan, kuryente. Right, so sa likod mga kamukil, tapos na yung pagbuhos dyan. Nakapag-file na din kami ng CR na yan, kung napapansin nyo sa bandang likod na yan, CR na yan no? So pinatigil ko muna mga kamukil kasi tsaka naubos na rin yung CHB namin mga kamukil. Kung napapansin nyo dito, puro buhangin na lang natira no? Dito kasi nakalagay yung CHB, ubos na. Kaya nagpadagdag ako mga kamukil siguro. May nadagdag kasi doon, maggawa pa namin kami ng puso negro, kaya dadagdagan ko yung CHB no, sa pag-order. Hindi kasi kasali yung CHB ng puso negro. At sa bandang huli mga kamukil, natuklasan namin na yung puso negro dito is nasa tapat lang talaga ng maliit na CR no. Nasa ilalim lang ng bowl ng CR yung puso negro niya, kaya napakaliit po, hindi pwedeng padalhin natin. Nang dalawang CR yung puso negro na yan, kaya gagawa kami ng panibago yung malaki na. So siguro pag-usap-usapan na naman ni sir no, kung anong maganda, kasi wala, hindi kasali yan sa quotation no. So tingnan lang natin kung anong pag-usap-usapan naman ni sir no. Alright, so yan ang mga kamukil, tapos na, stop na yung trabaho dahil sahuran na natin sila at papabili tayo ng inumin mga kamukil. So yan na no, sa taas mga kamukil, wala nang trabuhin dyan. Sa bubong, tapos na yan. Dito na naman sa baba no, yung papagandahin natin. May kisami yan dito sa pinakagilid, palibot nitong bahay, kisami yan no. And then dito maglagay tayo ng parang box. And then may ilaw na ilalagay dito bawat corner. So isang ilaw. And then sa pinakagitna meron din. So bali anim na ilaw yung malalagay no. Apat na corner, likuran at saka harapan. Bali apat na corner yan, so apat na ilaw, then dalawa sa gitna no, magkabilaan, isa dyan isa doon. So bali anim na ilaw yung malalagay sa pinakapalibot nitong bahay no.
Right? And then yung kisame dito mga kamukil, ayaw na ni sir ng ano, ng maraming design, no? Plain lang, no? Kaya hindi gaano kamahalan yung singil ko. Kapag sinabi niya kaagad na may mga disenyo, pinakita niya yung mga design, mas mahal yung singil ko kasi mahirap po trabahuin, no? Kapag maraming disenyo. Alright, by Monday, patuloy ang pag-file ng CHP, papunta na dito, no? And then yan, nakapagbutas na tayo. So mamaya next upload ko mga kamukil, yan yung ipapaabot ko, no? Sagutin natin yung katanungan kung paano tayo mula butas hanggang pagbuhos ng o pagpatay ng parilya, ano yung ginagawa natin lalo na sa puting rebar, no? So paano natin siya diniskarte upang yung ating puting rebar hindi kalawangin. So yun yung i-upload ko sunod mga kamukil, no? Alright, so hanggang dito na lang aking video mga kamukil. Ayan na yung kabuuan ng trabaho namin sa loob po ng 2 linggo at 5 araw, no? Itong trabaho namin 2 linggo at 5 araw. So nasa mga 50% na yung trabaho namin. Right? So sa nagtatanong kung gaano kalaki itong trinabaho namin, sasagutin ko kayo sa next video, no? So napakalaki itong trinabaho namin. Meron pa kasi ito sa likod, napakalapad din sa likod, nabuhusan na namin yan. Nasa 6 disc na na-curing, no? Sa likurang banda. So kulang pa tayo ng 6 kasi 12 disc lang yung curing ko dyan, no? Pagpapatigas. At tatanggalin na yung mga forma para ilipat dito yung mga scaffold, ilipat natin dito. Right? So yan mga kamukil, no? Hanggang dito na lang po. At sa mga bago pala sa akin channel, huwag kalimutang mag-subscribe mga kamukil, paki-like ang aking video at paki-share na rin mga kamukil sa inyong kamag-anak, kapatid, kaibigan, para kung sakali sila po ay hindi pa nakakita at gusto nilang mga ideya o advice pagpapagawa ng bahay at nakikita nilang yung ating video sa pamamagitan yung pag-share, mapagkunan nila ng idea. Right? And once again, Mongkil on the vlog. Thank you.